Hi mga Kavers! Magandang araw po and welcome po ito sa ating channel mga Kavers. I got Roldan TV. At ngayong araw mga Kavers ay makuha tayo ng kalaman tungkol sa mga sa paggamit ng abono abono or fertilizer sa ating palayan o sa mga plantitos at plantitas natin dyan na gustong maganda yung palay nila ay maganda yung mga bulaklak nila. So gumamit kayo nitong mga i-refer ko sa inyo. So mga farmers, sana po don't skip ads mga farmers kasi marami kasi kailangan natin ng suporta nyo. At sana mga farmers, manood kayo at wag niyong i-skip 'tong yung video natin mga farmers kasi maraming kayong mapupulot ng pag-aaral ito. So, see you mga farmers. Simulan na natin 'to. Tara. This vlog mga farmers ay gawa tayo ng makatuturan at makakuha ng kaalaman tungkol sa ating palayan mga farmers kasi new year na ngayon, new beginning. So nakita nyo sa harapan mga farmers, masyadong masilaw. Ito mga farmers, kung nakikita nyo sa aking harapan, meron tayo ditong dalawang klase na fertilizer mga farmers or abono. So sa nakikita nyo ito 14-14 complete kompleto siya sa mga pangailangan sa palay mga farmers at sa kabila 4600. So mga farmers, share ko sa inyo kung ano yung mga pangailangan dito sa mga farmers. Simulan natin to first. Yan to 14 itong 14 mga farmers, nitrogeno or nitrogen, alam niyo naman kung ano yung nitrogen mga farmers, at yung kabila phosphorus, at yung sa kabila naman ay yan potassium. Kompleto yan sa pangailangan sa palay mga farmers. Dito sa kabila naman ito 4600. So wala siyang, meron lang siyang nitrogen, wala siyang phosphorus, at wala din siyang potassium. So ano ba yung kaibahan dito sa mga ito mga farmers? Ano ba yung unang pangunahin na pangailangan sa ating mga palay o sa anumang mga taniman mga farmers? Ito kahit anong klaseng tanim mga farmers, importante ito sa mga tanim, lalo na sa palay mga farmers. So ito, unahan natin itong 14-14-14. Itong 14-14-14 mga farmers, ito yung talagang kompleto siya sa abono. Ito yung unang pangailangan sa palay, yung unang abono talaga. Pero mga farmers, kailangan mo pa rin dagdagan nitong 4600 kasi yung 14% na complete dito mga farmers sa una, 7% na ito. 14 ito nakalagay pero pinaghalo kasi ito mga farmers kaya kumpleto. Pero naghalo ang potassium, nitrogen at phosphorus. So 7% lang talaga ito pero 14-14 yung nilagay nila kasi para kompleto. So dito na sa kabila mga farmers yung nitrogeno lang pero 4600 pero yung percent nito is nasa 20 plus yata 27% yung nitrogen niya. So mga farmers, dito sa amin sa Bohol, ang ginagamit namin is itong dalawa. So yung unang sabog namin ng abono is pinaghalo namin itong dalawa to. Kaya yung palay na yun mga farmers ay sobrang madilaw. Para siyang nagbablock na kasi sobrang dilaw yung dark green.
kasi yung kita yung ibang carvers madidilaw yung kanilang palay. Pero sa amin, pag sinabong, pag nagsama mo ito, lalong launo na pag unang sabog mo, talagang yung palay mo talagang maging green siya. Hindi siya magdidilaw. Kaya mga members, itong abono na to, ito ay proven and tested ko na. Nagamit ko talaga to since nag-start akong magpapalay o bilang isang magsasaka. So yung form niya mga farmers ng 14-14-14, ito. Yan. Yan po yung 14-14 mga farmers. Itong isang butil ng abono na ito mga farmers, yung fertilizer, is nitrogen, phosphorus, at potassium pinagsama na. At dito sa kabila mga farmers yan, nakikita nyo, para siyang asin. Isa na tong nitrogen na ito mga farmers, kaya para siyang isa lang color, walang masyadong color, puti lang siya. Pag sagon rin ito, talaga matutunaw siya. Parang asin ito mga farmers. Sobrang acid talaga. Kaya yung palay pag natirahan, talagang pag nakasipsip siya ng abono, talagang yumayabong, lumalaki at na parang sumisipak yung kanilang palay mga farmers. So, ito mga farmers, ito yung ginagamit din mo mga farmers sa itong 14-14 sa mga tanim din. Yung mga plantitas at plantitos natin dyan. Ito, kung gusto nyo yumabong yung palay niya, yung mga tanim mo, gumamit ka nito. At sa mga prutas, ito yung ginagamit ng mga farmers. Yung 14-14 kasi kompleto siya. Lalo-lalo na pag yung may mga prutas, ito, may potassium kasi siya. May potassium siya. Talagang matamis yung pag inabunuhan mo to. Matamis siya yung prutas pag gumamit ka nito. Yun nga lang, mahal-mahal talaga. Yung sako niya is 1 key plus. 1,100 yung sako niya. Pero marami siya, kamers, kung mga prutas, kundi lang yung ginagamit sa prutas. Pag ito. Pero sa palay, talaga maramihan yung ginagamit namin dito. Sa isang hektarya, gumagamit kami nito ng 6 na sako. Tatong sako ito at tatong sako naman dito sa 4600 mga farmers. So yan mga farmers. Yan po yung vlog natin ngayon. Sunod mga farmers, ipakita ko naman sa inyo kung ano yung resulta ng ating palay. Kung madilim ba sila, madidilaw ba siya, o yung green na green talaga yung palay mga farmers. So mga farmers, kung gusto nyo talaga ng sa mga plantitas natin dyan, gumamit kayo nito. Fertilizer or abono, 14-14. Talagang proven na po sa lahat mga farmers na talaga yung mga tanim nyo magaganda. Ito lang sa kabila, pwede rin kayo gumamit nito, pero ito ay pang-green din. Pero pag mga putas, ito talaga mating nyo. Yung kumpleto. So yan mga ka-farmers. So yan mga ka-farmers, sana makakuha kayo ng mga kunting kaalaman tungkol sa mga abono na kailangan din sa pang-araw-araw ninyo na sa mga nagtatanim dyan. So gumamit kayo nito. At I'm sure mga farmers, at magaganda yung mga resulta ng inyong palay, ng inyong mga tanim. So maraming salamat mga farmers sa inyong panonood. Sana makakuha kayo ng mga pulot ng aral sa aking vlog ngayon. Kasi yung vlog natin ngayon mga farmers, kasi new beginning ngayon ay tungkol lang sa mga makuha at mga pag-aaral tungkol sa ating mga palayan, o ano-anong pagklasin ng mga tanim. So maraming salamat mga farmers, at
Happy New Year, Merry Christmas, and Happy New Year sa lahat po. At maraming maraming sa lahat po, sa lahat mong taga-subscribe. Sana po manood kayo ulit sa ating vlog at don't skip ads mga members, kasi kailangan natin yung suporta nyo at yung ads na don't skip ads mga members, kasi kailangan natin ito. Maraming maraming sa lahat mga members. See you po. Do you want to know?